Mapalad at malugod, ang sa Diyos ay may takot. Sa utos niya'y sumusunod, siya'y hindi magdarahok. San Jose mang gagawa, Alleluia. San Jose mang gagawa, papuri sa Diyos. San Jose mang gagawa, Alleluia. San Jose mang gagawa, papuri sa Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamba ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng tanang umiiral at ang nagtakda ng sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing iyong iniatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halaman ng luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop. Malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga.
Ito ang 6 na araw. Gayon, nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ang 7 araw at itinangin, sapagkat sa araw na ito, siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami pagpalain sa iyong pagtagumpayan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa niliklika itong buong daigdig. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin maikli lang sa panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Poon, titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay, ipadama iyong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manulubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si
Maria, ang kanyang ina, at sina Santiago, Jose, Simon at Judas, ang kanyang mga kapatid na lalaki. At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Nasaan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose. At si San Jose ay larawan ng pagtitiwala sa Diyos. Noon siguro ay sa umpisa hindi niya maintindihan ang plano ng Diyos sa kanya. Bakit nangyayari sa kanya ang lahat? Na yung babaeng pakakasalan sana niya ay natagpuan niyang nagdadalang tao? Pero sa kabila ng kaguluhang yon sa kanyang puso at isipan, ay nakatulog siya. At hindi pa, kapag may problema ka, hindi ka makatulog. Paikot-ikot ka lang sa kama, pero hindi ka makatulog dahil may tumatakbo sa iyong isipan. Si Jose, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, kaya niyang magpahinga sa piling ng Panginoon. Kaya niyang matulog dahil kaya niyang ipagkatiwala ang problema niya sa Panginoon. Kaya sa ating ibang sa mga ebanghelyo, kung titignan natin paano nakikipag-usap ang anghel kay Jose, sa isang panaginip. Laging sa isang panaginip nakikipag-usap ang anghel kay Jose. At ang pakikipag-usap ng anghel kay Jose ay dumarating kapag merong problema. Kapag meron silang kinakaharap na suliranin, doon nakikipag-usap ang anghel sa kanya. Kaya maganda rin imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano, na tulad ni San Jose, ay kaya nating magpahinga sa harapan ng Panginoon. Kaya nating ipagkatiwala, kaya nating ilatag ang ating mga problema sa harap ng Panginoon. Lalong-lalo na po ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose na manggagawa. At binibigyang halaga din natin ang paggawa at pagtatrabaho bilang isang daan patungo sa kalangitan. Ang ating paggawa at trabaho ay nagdadala sa atin tungo sa kabanalan. Dahil ang lahat ng ito ay may pinaglalaanan tayo, hindi ba? Yung iyong pagtatrabaho at hanap buhay ay paraan ng iyong paglilingkod para sa iyong pamilya, para maibigay ang kanilang pangangailangan. Kaya yung iba, niyayakap ang sakripisyo na mga ibang bansa, sinasakripisyo na mabawasa, na hindi makapiling ang kanyang mga mahal sa buhay araw-araw para mabigyan sila ng magandang kinabukasan at buhay. Kaya ang pagtatrabaho ay paraan ng paglilingkod. Pinaglilingkuran mo ang iyong pamilya sa iyong pagsisikap at pagtatyaga para magbigyan sila ng magandang buhay at kinabukasan, di ba? Pero ang magandang paalala din sa atin, tulad din ho ni San Jose, na minsan sa problema na sa ating pagtatrabaho, nakakaranas din tayo ng problema. Sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, ay napanghihinaan din tayo ng loob. Pwede tayong tumingin kay San Jose, ang larawan ng pagtitiwala sa Diyos, na kaya nating ilatag sa Panginoon ang ating mga iniisip at problema.
Dahil ang lahat ng ito ay nagmumula sa malalim nating pananampalataya sa Kanya. Kung wala kang pananampalataya at tiwala sa Diyos, tingin mo may ilalatag mo ba ang kinabukasan mo sa Kanya? Kung wala kang pagtitiwala sa Diyos na siya ang gagabay sa iyo, tingin mo ba kaya mo bang ilatag ang mga nagpapabigat sa pakiramdam mo? Pero dahil may pananampalataya, dahil may tiwala, kaya nating isuko ang lahat sa Diyos. Kaya nating ipasa Diyos ang lahat dahil may tiwala at pananampalataya. Sa ating ebanghelyo, hindi naniwala ang kanyang mga kababayan sa kanya. Nang pumunta si Jesus at nagturo sa sinagoga, ang mga nakarinig sa kanya ay nagdadalawang isip. Hindi naniwala, hindi nagtiwala sa kanyang salita. Pinagdudahan pa nga. Ang kanilang iniisip, saan niya nakuha ang lahat ng to? Kilala natin to eh. Saan niya napulot ang lahat ng kanyang aral at turo? Kilala natin yan. Kumbaga, nakita natin lumalaki yan, kasama natin lumalaki yan. Saan niya nakuha ang lahat? Parang ganun ang gusto sabihin eh. Kaya hindi sila nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus. Maganda sa atin bilang Kristiyano ho ngayon, natularan ng halimbawa ni San Jose, ang ating bukas pusong pakikinig sa salita ng Diyos, ang ating lubos na pagtitiwala sa Diyos na gumagabay sa atin, ang Diyos na nangangalaga sa atin. Kaya nating magpahinga sa kabila ng pagod sa ating paglalakbay, sa kabila ng pagod sa pagtatrabaho, kaya nating magpahinga sa harapan ng Panginoon. Sabi nga ho, kung pagod, hindi ho resign ang solusyon. Kung pagod, magpahinga. At ang pahinga natin sa harap ng Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating itugon, paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa mga tarungang pamamahagi ng mga yaman at magpaguyod ng pangal ng lahat ng tao, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante, naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa gawa nung sila ay nabubuhay parito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama naming manunubos sa pagsama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose,
Tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagtiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin O Panginoon, ang alay ng bayang nagtiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmumulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihain ngayong si San Jose ay ginugunita namin. Para mo nang awang pagbigyan ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming iniaalay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita si San Jose, niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Jose'ng maasahan sa pananagutan. Upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunhi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pareho ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareho lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bako't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayaang sabit kanilang iyayang, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na,
Pamaskong maamuntuhan, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago tuwagas. Alleluia! Si Kristo'y inihain na, Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago tuwagas. Alleluia! Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na May 2, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa limbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.